Hello at welcome back. This is Mr. Namiken at lumabas na nga mga kaibigan ang leak sa pinakahihintay nating chapter. Isang complete chaos talaga ang naganap sa chapter na to. Kaya disclaimer muna, sa video na to ay tatalakayan natin ang spoilers ng chapter 113. Spoilers po, hindi po full chapter review. Meaning itatalakay ko sa inyo at ipapaliwanag ang chapter base sa larawan lamang na makikita natin sa leaks. At ang pinagkaiba kasi nito sa full chapter ay ang leaks po ay naka-Japanese text kaya limited lang ang info na makukuha natin dito. Kasi basically, ito ang mas maagang pasilip sa chapter hanggat wala pa ang official release ng English translation. Whereas ang full chapter review naman ay ang mas accurate review kasi ang reference niyan ay mula talaga sa official release ng English translation. Kasi lately mga kaibigan ay may natatanggap din kasi ako mga comments na sabing paulit-ulit na lang daw ang mga video natin. So medyo iibahin ko na lang ang version ng spoiler videos kumpara sa full chapter review para mas kita naman ang difference ng dalawa. Maraming salamat sa pag-intindi. At ayan, di ko na pahabain pa. Simulan na natin. So from the previous chapter, ay natapos ang eksena kung saan nabigla tayong lahat nung nakalipat na nga itong si Sukuna sa katawan ni Megumi. Kaya naman sa pagpapatuloy niyan ay sa unang eksena nitong leaks ng chapter 113 ay apparently confirmed nga na ang curse technique nga pala ni Megumi ang pinagtuunan talaga ng interest nitong si Sukuna. At tama nga ang nabanggit natin sa nakaraang video na nagsisilbi nga palang kulungan ang katawan ni Yuji para kay Sukuna. So in order for Sukuna na makalaya ay naganap siya ng right moment at dumating na nga ang right moment na yan nung nagkaroon ng breakdown or mental breakdown itong si Megumi mula sa kanyang nasaksiyang pag-takeover ng incarnated player na nagngangalang Yuruzu sa kanyang kapatid na si Tsumiki. Dahil na nag-break at naging weak na rin ang soul nitong si Megumi. So matapos niyan ay ito na nga mga kaibigan ay makikita si Sukuna sa katawan nitong si Megumi na damang-dama ang pagiging malaya. Samantalang kitang-kita naman sa mukha ni Yuji ang magkahalong pagkagulat at takot. Makikita rin hindi na gumaling pa ang daliri nitong tinanggal noon ni Sukuna. Tinanong naman sana ni Yuji itong si Megumi subalit hindi ito sumagot at sa walang pag-aalinlangan ay kagad sinuntok ni Sukuna na napakalakas sa sikmura itong ating bida na tumagos talaga sa mga buildings. Mula sa malayo ay nakita ito ni Maki at Takaba na dali-daling tumatakpo papunta sa lokasyon ni na Megumi. Subalit ito na, sa walang kahirap-hirap ay gumawa ng isang hand sign si Sukuna. At kitang-kita rin sa panel na to si Yuji na nasa masamang kalagayan na. Kagad namang magkaparehong napansin ni Maki at Takaba itong isang napakalaking shikigaming Nue na may kakaibang itsura at di hamak na mas malaki sa Nue ni Megumi. Kaagad naman itong nag-release ng napakalakas na kuryente sa paligid nito na mas malakas din sa kuryenteng nire-release nito sa tuwing sinasamon ito ni Megumi. Maya-maya pa ay nagising naman si Hana Kurusu at mula sa itas ay makikitang patungo na ito kay Sukuna. Kaagad naman itong napansin ni Sukuna at maya-maya pa ay nag-activate naman ng purification light itong si Angel na somewhat ay parang may epekto nga kay Sukuna. Ngunit sinigawan naman ni Hana si Angel sa pag-activate nito ng technique dahil si Megumi daw ang kanilang inaatake dito. Subalit sumagot naman si Angel na wala na raw silang magagawa pa dahil si Megumi na ngayon ay ang naging The Fallen. At sinabihan ni Angel si Hana na gamitin ang curse technique para matanggal at ma-erase itong si Sukuna. Kaya naman sinimula na nila ang pag-chant ng spell. At dito ay inactivate na ni Angel ang kanyang curse technique na gumawa ng isang napakalakas na liwanag na maya-maya pa ay nakakonsentrate na ito kay Sukuna. Sumunod niyan ay pinatunog na ni Angel ang hawak-hawak nitong trompeta at nagtamo ito ng napakalakas na damage kay Sukuna mga kaibigan na sigaw naman ni Hana na naiiyak na wikang para daw sa kanya si Megumi. Matapos niyan ay may isang boses na nagsalita na sabing naalala ko na. At may kitang unti-unti namang nabubura ang mga marka ni Sukuna kay Megumi at inabot nito ang kanyang kamay kay Hana na wikang salamat, ayos ng lahat. Makikita namang naiiyak na si Hana na ngayon ay nakita niyang parang nagkaroon na ng malay itong si Megumi at siya na ang nag-take over kay Sukuna. Kaya kagad lumapit itong si Hana kay Megumi na somewhat ay may marka pa rin ni Sukuna mga kaibigan. So obviously ay nandito pa talaga si Sukuna sa katawan niya. And despite sa warning ni Angel na huwag lumapit ay sa walang pag-aanilangan ay niyakap pa ni Hana itong si Megumi na sa bandang huli ay tama nga ang hinala ni Angel na ngayon ay biglang naghanda si Sukuna para kainin si Angel. What a chapter. Dinaig ng awa at emosyon itong si Hana at kusang inignore ang babala ni Angel sa kanya. At ngayon ay nagkaroon na tuloy ng panibagong opportunity itong si Sukuna na kainin at talunin ng sorcerer na muntik nang pumatay ngayon sa kanya. Muntik nang ma-checkmate itong si Sukuna mga kaibigan. Papaano pa kaya makakatakas si Hana sa kamay ni Sukuna? At kung tuluyan nang makain ni Sukuna itong si Angel ay that's it, tapos na. Di na makakalaya pa si Gojo sa prison
Jason Realm. Sana ay makares baka ganitong sinatakaba at Maki na malapit lang din dito at mai-rescue din itong si Yuji. Sadyang kaabang-abang talaga ang susunod na mangyayari at sad to say ay medyo matatagalan pa ang chapter 114 dahil on break po ang JJK next week. Kaya abangan nyo rin ang full chapter review natin para sa mas in-depth at mas accurate review sa chapter na to. And pasensya na dahil medyo maikli lang ang chapter kasi wala pang translation at di pa natin marireview talaga kung anong talaga ang mga dialogues ng characters dito. Kaya dito muna natin tatapusin ang video and you can leave a like, follow or subscribe kung nagustuhan niyo ang video at para maging updated na rin kayo sa mga latest nating uploads. Maraming salamat. This is Mr. Anime Ken. Thanks for watching and see you guys again on my next video. Jane!